Action! Hello guys! Welcome back to my channel. And ngayon, tayo ay mag-mumukbang and at the same time, get to know me. Actually, hindi ko alam kung ano talaga yung gagawin ko kung mag-mumukbang ako and get to know me or mukbang with ASMR. Kaya, ako may mic dito dahil pagsasamahin ko. Itatry ko. Ayan, bago tayo mag-start, pagkain kong ito ay niluto lahat ni Mama. Ito ay homemade street food mukbang. Parang ganun. Kasi meron tayo ditong kwek-kwek. Meron tayong nachos and dip. Diba? Meron din tayong homemade fishball. Meron tayong tron and lumpia. Ayan, nandito siya. At homemade sauce para sa ating kwek-kwek at ano, fishball at suka. Mahilig ako sa suka. Check my mama's channel dahil nag-share siya doon ang kanyang mga recipes na napakasarap. Ako lahat ang kumakain kaya subscribe niyo na din siya. So, nag-list ako ng mga 20 things para magkakilala na tayo. Ay, sus! Dahil matagal na talaga ako nag-YouTube, nag-start mag-upload, pero dahil salamat sa mga subscribers na nagsisubscribe, syempre, kailangan ako magpakilala. Pero bago yan, kumain muna tayo. Itong gusto ko na rin kainin din, kanina pa. So, ayan, kita niyo yung ramen ko. Lumamig na. Paano naman yun? Ba't yung ginagawa ko? Let's taste! Taste ba yun? Kain na yun eh. Hanghang. Sarap. Next natin ay fishball. Mula mo ng sauce. Sarap. First, I name. Ang pangalan ko po ay Cyril Casanova. Cyril Isa Casanova. Age, I am 20. Ano ba yan? I am 22. Ano ba? I am 22 years old. Nationality, Filipina po. Ako ay Scorpio. Birthday ko ay November 15. Ayun. And then ako ay isang college student online. Hindi ko alam, hindi pa ako sure kung pwede ko sabihin yung school ko. Pero online siya. Ilan sa family? Kami ay apat sa family. Ako, si Alaris, si Mama, at si Papa. And 20 years or 21 yung gap ng age namin nung little sister ko. Magmamaya ang turon, lumpiang toge. Masarap to sa suka, pero maya natin isaw-saw. Dumako sa susunod na tanong tungkol sa akin. Saan ako nakatira? Ngayon ako ay nakatira sa Italy. And ano na ako dito? Since 2013, nag-aral ako, nag-migrate kami dito. Nag-aral ako for 1 year. Hindi ko nagustuhan. Bumalik ako sa Pinas. Sa grade 8, grade 9 ako doon. Then 2016, napag-desisyonan ko na mag... Sorry. Then 2016, napag-desisyonan ko na mag-for good dito sa Italy. Ayun. And then, sa
ano, sa Pinas, ako'y taga Batangas. Ako po ay isang Batanggenya. Yes na yes. Ang course ko ay Bachelor of Science in Information Technology. Ang aking talent or hobbies, ako ay marunong naman kumanta. Marunong ako kumanta. Actually, bala ko nga mag-cover din ng mga kanta. Siyempre kasi may mic tayo dito. Matagal na to sa akin dahil nga gusto ko mag-cover ng kanta. Pero hindi natutuloy. Pero ayun, and then nasayaw din ako. Marunong din ako sumayaw kapag meron kaming mga get-together na party. Ayan, lagi ako may performance. Yes. Yung performance ko with my papa. Lagi kaming duo. Ganun. And then, nagigitara ko. Pero lahat ng alam ko ay basic chords. Kasi ako po ay isang pasmado. At nahihirapan ako maghawak ng chords. Kasi nadulas. Tapos, medyo nalalakihan ako dun sa... Kahit malaki yung kamay ko... Ayan, nalalakihan ako dun sa gitara ko kasi nga madulas. Kaya nahihirapan ako i-ano yung grip. Kaya basic chords lang ako palagi. And ayun, pati ukulele. Ayan, mahilig ako mag-video talaga even before. Mahilig ako mag-video kasi ano ako, memory hoarder ako. Ganun, yes. Yun lang. Ano pa bang hobby ko? Mag-alaga ng kapatid, hobby ba yun? But... Yes! Nung feeling maging ate at the age of 20, masarap, masaya, at hindi madali. Para na rin akong mama niya. Like, nung una, actually, pag tinuturo namin siyang papa, mama, ate, ako yung tinatawag niyang mama, tas si mama, yung ate. Pero ngayon, tama na ako na yung tinatawag niyang ate. Pero, ayan, kain tayo ng... Tokneneng. Tokneneng, di ba? Pag malaki yung kwek-kwek. And, ano, gusto ko makapal yung balat. Gusto ko kasi yung balat niya. But, kamayin ko na lang. Sarap. Please, if pakinggan nyo or i-follow ba yan, i-follow nyo si Ate Gail Arañego. Ciao, kamusta tayo? Ayan, may podcast si Ate Gail, marami kayong matututunan doon, kaya pakinggan nyo na rin. Kailan ang huling uwi ko sa Pinas? Huling uwi ko is 2017, nag 18th birthday ako doon. Tapos yung uwi ko yon parang mix ano siya, kasi nagkasakit ako like 2 days before kami umalis, as in may nangyari sa akin, hindi appropriate sabihin, kasi nakain ako. Pero sobra, hindi pa sigurado si mama kung magpapabook siya kasi sinugod pa. Sinugod talaga, pero dinala pa ako sa ospital kasi hindi ko na kaya. Nung una, parang inaano pa ako, yung parang arbolaryo, basta yun, arbolaryo, yung gayon, basta yun. Pero hindi talaga effective kasi baka daw may nakabati sa akin. Pero hindi siya umi-effect kaya nag-ospital. Tapos, dinextros. Ayun, tapos kinabukasan, okay na. Feeling ko, kinagbihan yon before ng flight namin. Tapos kinabukasan, aalis na kami. Nang hapon ata kami. Ayun. And then hindi na ako nakabili ng mga gusto kong dalhin dito sa Italy. Hindi na ako yung nakapag-ayos ng bagahe ko, si mama, na kaya hindi ko alam kung ano yung mga nadala. Kaya ayun, kasi nga nagkasakit ako. And then matagal din akong tumenga sa bahay dahil binunutan naman ako ng wisdom teeth kasi dalawa magkabila. So ala chipmunks ako. Tapos ayun, hindi ako pwedeng lumabas din kasi nga bagong opera. Ayun, memories ang mga dream destination ko. Dito sa Europe, gusto ko makapunta ulit ng Spain, pero gusto ko ulit makapunta ng Barcelona, pero gusto ko din ma-visit ang Madrid. Gusto ko makapunta ng Paris, lalo na sa Disneyland. Kasi, ayan, gusto ko rin makapunta ng Greece. Ayan, malapit lang yun dito. Ang South Korea, Japan, Bali.
Maldives or Maldives, di ko sure. Then Dubai at saka New Zealand. Yon. Favorite Netflix series ko ay Friends, Brooklyn Nine-Nine, Lucifer, Good Girls at Emily in Paris. Mm. Next is, so bakit ako nag-YouTube? Dahil, ano ko eh, memory hoarder ako. Like, gusto ko parang kina-capture lahat ng masasayang moments para pwede kong balikan in the future. Kaya, ayun, pero nahihiya, like 2016 ko pa gusto mag-start, pero nahihiya akong i-express yung sarili ko dahil sa mga taong judgmental, sa mga bashers and haters, ang dami dyan sa paligid. Pero ngayon 2022, sabi ko, wala na akong pake. Gagawin ko kung anong gusto ko as long as wala akong nasasaktan, damdamin, ganun. Pero since 2018 naman ako nag-upload, pero nawala yon, like hindi ko talaga siya inano dahil naging busy din, and ayun nga, hindi ako confident sa sarili ko, ang dami kong insecurities. Pero ngayon 2022, binibuild ko yung confidence ko at walang makakapigil sa akin, kasi I'm a kabugera, ganda ko irarampa, di magpapati nagsasasabihin ng iba, ganun. But ayun, kaya ayun, dahil na gusto ko ng mga moments ano, lalo na ngayon may kapatid ako, gusto ko siya laging i-video, tapos ayun, i-share na rin sa iba kasi para mag-good vibes din, kasi talagang nakaka-good vibes siya, like ayan, sana mas nakilala niyo ako at hindi kayo na-bore. But yun lang guys, thank you guys for watching. Dito ko na tinatapos ang aking vlog. Kita nyo ba? Parang lalong kumapal yung mukha ko. But ayan, thank you sa panonood. Sana mas nakilala nyo ako at mag-subscribe kayo, ano? But thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe para bonggalicious. Oh, iniba ko na, bonggalicious na yun. But, ayan, bye-bye!